ating alamin at suriin kung sino nga ba ang mga kakamping bansa ng Pilipinas laban sa China. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Sa mga nakalipas na taon, bumangon ang tensyon sa pagitan ng China at ilang mga bansa sa Timog Silangang Asya dahil sa alitan sa teritoryo sa South China Sea. Dahil ang China ay magpahanggang sa ngayon, ay agresibong tinuloy ang pag-aangkin nito sa pinagtatalunang karagatan, pagtatayo ng artipisyal na isla at militarisasyon na nagdulot ng alarma sa mga kalapit nitong bansa. Kahit na idiniklara na ang lugar na ito ay parte ng Pilipinas, hindi pa rin tumitigil ang China at patuloy pa ding nanghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga bansang posibleng maging kasama ng Pilipinas sa pagpalag laban sa China. Number 5, Singapore. Ito ang panglima na bansa na posibleng maging kakampi ng Pilipinas sa pagpalag nito laban sa China. Sapagkat maganda ang relasyon ng Pilipinas at ng bansang Singapore. Sa katunayan, itinuturing ng Singapore ang Pilipinas bilang isa sa kanilang valued partner. Bukod pa dito, ang Pilipinas at Singapore ay miyembro ng iisang grupo na ASEAN. Ang dalawang bansa ding ito ay may bilateral relations na patuloy na pauunlarin at palalakasin ang bawat isa. Kaugnay pa nito ang pagtutulungan sa trade and investment, security and defense cooperation, cultural exchange and people-to-people relations. Kaya masasabing isa ang bansang ito sa posibleng maging kakampi ng Pilipinas laban sa China. Bukod pa dito, ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Singapore, umabot na ng 200,000 ang bilang ng populasyon ng mga Pilipinong nasa Singapore. At 60% dito ay mga professional and skilled workers. Kaya ang Singapore ay tunay na malapit sa puso ng mga Pilipino. Number 4, Taiwan. Taiwan ang pang-apat na bansa na posibleng maging kakampi ng Pilipinas sa pagpalag nito laban sa China. Dahil na din sa atensyon sa pagitan ng Taiwan at China ay patuloy pa ding nasisilayan hanggang sa ngayong kasalukuyan. Kahit na patuloy na pinipressure ng China ang Taiwan, hindi ito papasindak. Dahil sa ganitong sitwasyon, patuloy na pinalalakas ng Taiwan ang kanilang depensa at proteksyon sa tulong na din ng Estados Unidos. At dahil nga dito, isa ang Taiwan sa maaaring rumesbak sa Pilipinas kung lumalaman ang sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa patuloy na pangingialam ng China sa karagatang teritoryo ng Taiwan, kung kaya't natuto na ding lumaban ang bansang ito. Tinataboy na ng hukbong dagat ng Taiwan ang mga barko ng mga Chino na illegal na pumupunta at nangingisda sa kanilang bansa. Maliit man ang bansang ito, ngunit ito ay hindi papahuli sa mga kagamitang pandigma. Sa katunayan, ang bansang ito ay pang number 23 sa 145 na bansa na may pinakamalakas na military base sa annual GFP ngayong 2023. At ito ay may power index na 0.3639. Number 3, Indonesia. Indonesia ang pangatlo na bansa na posibleng maging kakampi ng Pilipinas sa pagpalag nito laban sa China. Kung usapang pagpalag sa China, Indonesia na siguro ang siyang pinakamalakas ang loob. Sapagkat, isa ito sa bansa sa Indo-Pacific region na madalas ginugulangan ng China.
pero hindi pumapayag na hindi palagan ang China. Sapagkat once na pumasok at nahuli ang isang barko ng China, matik ay may bantay na pangkaragatan silang hahabol sa vessels at huhulihin ang mga lulan nito. At matapos makumpirma na mangingisda sila ng exclusive economic zone ng China, ay direktang pasasabugin ang barkong gamit nito. Mayroon kasing tinatawag na Satgas 115 ang Indonesia, na kung saan ay nagtatrabaho sila at lumuronda palagi sa nasasakupan ng bansa. Alam mo ba na nagrereklamo na ang China sa Indonesia sapagkat daang-daang barko na pala nila ang napalulubog nito? Kung kaya't posible nating maging kakampi ang bansang ito sa pagpalag sa China. Number 2, Vietnam. Ito ang pangalawa na bansa na posibleng maging kakampi ng Pilipinas sa pagpalag laban sa China. Sa katunayan, sinasabi ng iba na ang Vietnam daw ay ang nag-iisang communist military ally ng Pilipinas. Ang magandang relasyon ng Pilipinas at Vietnam ay nagsimula pa noong unang panahon, sapagkat isa ang Pilipinas sa tumulong sa Vietnam noong ang kanilang bansa ay nakararanas ng giyera. Nagpadala noon ang Pilipinas ng 10,450 Philippine Armed Forces troops sa South Vietnam upang tumulong sa medikal at seguridad ng kanilang bansa. At ayon sa talaan, siyam na Pilipino ang namatay sa engkwentro na ito. Kaya masasabing kung tayo man ay mapunta sa ganung sitwasyon, isa ang bansang Vietnam sa tutulong sa atin. Bukod pa dito, parehas ang gobyerno ng bansang ito na napag-usapan ang kanilang pagtutulungan sa food security, climate change, defense, and food supply. At ang nangunguna sa ating listahan na maaaring maging kakampi ng Pilipinas sa pagpalag nito laban sa China, Number 1, Japan. Ito ang bansa na pinakaposibleng maging kakampi ng Pilipinas sa pagpalag laban sa China. Maliit man ang bansa ng Japan pero kinatatakutan. Ngunit, iba din talaga ang China, sapagkat maski ang Japan ay hindi pinalagpas ng kanilang pangingialam. Kung kaya't isa ang Japan sa maaaring maging kakampi ng Pilipinas dahil bukod sa pagkakaroon ng magandang ugnayan sa kanila. Ang dalawang bansa din na ito ay matagal na ang alitan, ang Japan at China. Marami kasing disputed islands sa Japan na kiniklaim din ng China. At isa na nga dito ang Senkaku Island. Ang taktika kasi ng Japan ay ang pag-build ng military presence sa lahat ng mga isla na mainit sa mata ng China. Isa na nga dito ang itinayo nila na Coastal Observation Unit noong 2016 na malapit sa isla ng Senkaku. Madalas din kasing ma-issue ang panghimasok ng China sa mga karagatan na sakop ng Japan. At yan ang listahan ng mga bansang posibleng maging kakampi ng Pilipinas laban sa China. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.